Hello, hello mga kabakyard. Simpleng tip lang sa ating mga backyard na hindi tayo magastusan. Nasa likod bahay lang natin mga kabakyard, saka yung mga gamit. Pwede natin hingiin lang mga kabakyard. Ito sa mga backyard na hindi tayo gagastusan ng gamit sa mga dapuan. Pakita ko sa inyo ang aking mga dapuan ng manok. Simple-simple lang na hindi tayo gagastos nito, pako lang. Mga kahoy lang o kawayan. Ito mga kabakyard, tingnan mo aking gawa na dapuan ng aking mga manok. Yan mga kabakyard. Oh. Tingnan mo aking gawa. Oh. Yan talagang wala ka nang gagastusin dyan mga kabakyard. Oh. Yan o. Oh. Ganun lang mga kabakyard. Tusukin mo lang sa gitna, butasan mo ito. Ito mga kabakyard sa ilalim mo. Yan o. Bubutasan mo siya. Dali lang mga butasan to. Tapos, itusok mo ang kawayan ganyan. Dito sa taas, wala nang butas yan. Dito yan ni ano sa ano ng ilalim ng gulong. Yung pinaka ano ng ito puste. Nakatukod yan doon, tapos pakuan mo dito. Pakuan mo rin dito. Ito mga kabakyard, oh, natumba. Ano? Ganyan lang mga kabakyard, oh. Yan, oh. Butasan mo dito sa ilalim. Yan. Tapos itusok mo itong kahoy. Itusok mo siya hanggang doon sa dulo. Yan, oh, kahoy, oh. Hanggang dito. Itusok mo dito. Pag ganun, dito. Wala nang butas yan. Itukod lang yan sa dito sa ilalim ang kahoy. Tapos pakuan mo dito. Pakuan mo dito. Tapos yun, mga backyard. Lagyan mo ng ganito. Yan, mga kawayan. Yan o. Mga kawayan o. Para hindi sila lulusot dito. Kasi pag hindi mo lagyan ng kawayan dito, lulusot sila dito. Tapos saka dadapo sa taas. Di pagbaba nila sa umaga, sabit sila. Importante, lagyan mong ganito mga backyard. Talagang, ito ang diskarte sa mga talagang hindi tayo makakagawa ng mga dapuan. At saka sa mga yung maliliit lang ang pwisto ng ano, maliliit lang na pwisto sa backyard natin. Ito ang pinakamaganda. Mga kabakyard, dahil ang manok, maiksi lang ang tali nila. Ang ginagawa ko mga kabakyard, itataas ko lang yung manok, o tali hanggang dito. Yung tali hanggang dito lang. Oh. Yan o, tingnan mo. Mga kabakyard, oh. Tingnan mo mga kabakyard. Maiksi lang ang ano ng mga manok na kung mga kabakyard. Dahil sa space, tingnan mo. Yan mo. Oh. Oh. Diba? Ang iksi lang. Tapos, tamang-tama din siya mga kabakyard na makakadapo sa taas. O, tingnan mo yung tali. Tingnan mo yung tali mga kabakyard. O. Ganyan lang, kataas, na makakadapo siya. Di, pagbaba niya mga kabakyard, maiksi lang ang ano niya dito. Hindi siya makakakuha ng mahabang space. Yan ang mga kabakyard. Yan ang diskarte sa mga maliliit. Yan ang diskarte mga kabakyard na maliliit ng space lalo sa likod bahay natin. Yan mga ganyang dapuan, talagang marami kang matatali na manok mo. Yan, maiksi lang kasi ang lubid na ano. Mga ano lang, isang metro lang haba ng mga tali ng mga manok ko dito. Kaya ito, kasi marami-rami kasing nakatali dito. Siguro mga nasa ano to. Kung bibilangin ko itong mga dapuan ko, masa 40 ito lahat, pati doon. Nakatali kasi mga inahin, puro mga inahin at saka mga istag. Yan, napakalaking ano mga kabakyard.
Talagang ano ka, talagang hindi ka magastusan nito. Kuha ka lang ng kahoy ng likod bahay natin. Gulong, manghingi ka lang sa mga junk shop. Mga gulong, kahit mga kaibigan mo may mga gulong. Yun, makakuha ka yan, mga kabakyard. Halos mga kabakyard, yung dapuan ko. Mga kabakyard, mga gulong yan. Yun, sa taas, mga gulong yan, mga kabakyard. Ang aking dapuan. Kaya, talagang malaking tulong itong ganitong dapuan, mga kabakyard. Yan o. Ganyan sa taas, may mga dapuan ako. Ayan, dito. Puro ano yan, mga kabakyard. Puro dapuan na ano, gulong yan. Gulong, puro gulong yan, mga kabakyard. O, tingnan mo. Talagang budget na budget ka dito, mga kabakyard, sa mga gulong na ganitong sit-up. Yan o. Ang bibilhin mo lang, yung mga taguan nila, tipi. Kung may kahoy ka naman doon, mga tabla, pwede mo gawang tipi. Ito pinaka maganda. Talagang budget na budget ka nito. Pako lang bilhin mo nito. O may kawayan ka sa likod bahay nyo, makakagawa ka na ng ganito. Yan, puro ano yan, mga kabakyard. Puro gulong yan, dapuan nila. Wala pating sabit yan, mga kabakyard. Kasi pag lumipad sila sa umaga dito, mahuhulog naman ang ano doon. Mahuhulog naman yung sila doon. Di, ang lubid, mahuhulog din. Hindi rin sila sasabit talaga. Walang sabit yan. Yan ang budget na talaga sa mga backyard breeder. Yan lang, mga kabakyard. Share ko lang sa inyo, mga kabakyard. Aking setup ng aking manukan. Talagang gulong. Gulong lang, tapos kahoy. Yan, ganyan lang. Talagang budget na budget, mga kabakyard. Salamat sa inyo, mga kabakyard. Share ko lang sa inyo ang para sa makakuha kayo ng kunting ano rin, kalaman na aba, mayroon palang talagang mayroon lang palang sa likod bahay na makakagawa tayo ng mga dapuan ng manok. Tsaka mahingi lang din natin sa mga kaibigan natin na may mga gulong na sira. Pero ang share ko sa inyo, mga kabakyad, ang pinakamagandang gulong, ganito. Maliliit siya. Tapos, ano siya, yung hindi siya malalaking gulong. Kasi yung ibang malalaking gulong, sasabit dito. Ganitong gulong ang pinakagulong. Gulong ng bike, tsaka itong mga gulong sa harapan ng motor. Kasi yan ang, ayan o, ganito. Ganito yung mga kabakyard, makinis siya. Huwag yung gulong ng motor na malalaki sa likod, huwag yun. Kasi malalaki ang ano yan dito, sasabit yung lubid. Ganito, yung gulong sa harapan, ganitong gulong, maganda, maliit pati. Salamat, mga kabakyard. Babay na, share ko lang ang aking setup ng aking manukan para kunti lang ang gasto. Thank you, mga kabakyard. I love you sa inyong lahat. Magandang hapon sa lahat. Babay.